Hello Chess Buddies. Ito ang ating video number 7 at ipapakita po natin sa inyo ang mga matatandang laro sa larangan ng chess. At ngayon ang ating pong pag-aaralan ay ang laro na naganap pa noong 1475 sa pagitan nila Francesco di Castelvi at Narciso Viñoles. Ito pong dalawang tao na ito ay magkababayan at kapwa po sila nakatira sa Espanya. Okay po? So mahalaga po itong larong ito dahil yung pong laro o chess rules na ginamit nila noong 1475 ay siya ding rules na ginagamit pa natin hanggang ngayon sa 2020. Okay po? So wag na muna tayo mag background music para hindi po tayo mapagalitan ni YouTube. Atin pong tunghayan ang kanilang laro at dito po sa labang ito, si Francesco ay puti at si Narciso naman ay black. Okay po? Tunghayan natin ang kanilang laban. Francesco opens up with e4. Narciso opens up with d5. White takes d5. Queen takes d5. Knight goes to c3. And queen goes back to e8. So medyo kung titignan niyo po rito, medyo may pagkasayang po yung tempo ng black. Kasi imbis na siya ay mag-develop, nagbalik lang siya doon sa kanyang normal position. Okay? Bishop goes to c4. At nakita nyo po rito, dalawa na yun, nakalabas na piyesa ng puti, pero sa black, wala pa pong nangyayari. Knight goes to f6, knight goes to f3, black goes to g4, and dito tinakot na po ng pawn ang bishop, bishop takes f3, at kinain na rin ng queen ang f3, e6, at dito hindi napansin ng black, libre pala yung kanyang pawn. Queen takes b7, so be careful po sa mga blind shot na ganyan. Dapat laging alerto ang ating mga mata kung saan nakaturo yung mga pana na ganyan. Ano po? Let's go. So knight of b goes to d7, knight goes to b5, rook goes to c8. Nakalimutan na naman yung bantayan yung pawn. So knight takes a7, threatening the rook again. Knight goes to b6 to defend the rook. Kinain na ng kabayo ang rook. So kinain na rin ng kabayo ang mangangaing kabayo. d4, knight d6, threatening the queen and threatening the bishop. So anong gagawin dito? Bishop goes to b5, check. So knight takes b5, queen takes b5, we check. Hinarangan ng knight, d5, e takes d5, bishop e3, bishop d6, inilabas na ang kanyang rook. Rook goes to d1. Makita nyo, wala nagkakasling. Oh. Queen goes to f6. Ayan na, sumugod na. Rook takes d5. Queen goes to g6. Bishop f4. Bishop takes f4. Ayun. Queen takes d7. We check. At nagdidelikading na po dito ang item. King goes to f8. Hindi malamang niya nagamit yung kanyang tore. At ito po. Queen goes to d8 with check. At dito po ay kalas na po. Finish na po ang laban. Okay, so tumagal lamang po itong kanilang laban ng 21 moves. Okay po. So, maaaring sa panahon nila noon ay talagang hindi pa masyadong bihasa sa larangan ng ahedres, but the rules are the same. Okay po? Kaya magandang malalaman po natin ito dahil alam natin na yung kanilang ginagawa noon ay kapareho din ng ating ginagawang ito ngayon sa panahon ngayon.
and take note of the year 1475. Okay? So kung nagustuhan po ninyo itong ating video na ito, ay atin pong i-subscribe ang ating channel, click the subscribe button at ang ating pong notification bell para maging updated po kayo sa atin pang mga susunod na mga uploads. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Sa susunod na video, isa pang matandang laro ang inyong pong matutunghayan. Maraming salamat po. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.